guys, nakapit na natin yung ating project, ang injector, saka yung fuel pump na bagong calibrated. Nag-install tayo ng bagong calibrated na ano, na fuel pump tsaka injectors. Ayan. Tuturo ko sa inyo ang mga idea o tips kung paano mag fix ng fuel pump tsaka injectors. Ngayon guys, ito na siya. Ito po ang position ng gear pag tinatanggal yung fuel pump. Tsaka meron siyang doon sa may groove. Ayan, sa camshaft. May dot. Ayan, dapat nakalitaw yan. Tapos position ng gear. Dapat ganyan yung fuel pump gear. Dapat ganyan ang position. Tapos naka-ano tayo, naka-top dead center tayo. Yan. Dapat naka-top dead center yan. Ayan yung ating parts, yung bagong calibrated na fuel pump tsaka injector. Yan. Samahan niyo ako guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-fix ng bagong calibrated na fuel pump at tsaka injectors. Let's go. At kung bago lang po kayo guys sa aking YouTube channel, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-comment down below sa aking YouTube channel, sa aking mga videos. At naka-fix po dyan ang aking YouTube channel. Ayan, please subscribe. Ayan, maraming pong salamat. Ang injector nung guys ay mayroon siyang dowel dito na kung saan ay tatama dun sa pinaka-groove din dun sa ilalim. Mayroon niyang groove dun sa ilalim na naka-ayon dito. So dapat mag-match yun doon. At hindi naman natin to maikakasa guys pagka hindi nakatama tayo sa guide nya. So dapat guide to guide tayo. Ayan, kanya na kanya position pagka nag-i-insert ng injector. Ito guys ang kanyang banjo bolt. Ayan, yung size po ng kanyang banjo bolt ay 10mm. Alalay lang kayo dyan guys sa paghigpit nya, kasi nababali yan pagka nasobran sa higpit. Tapos ito yung kanyang copper washer. Ayan guys, nakakabit na po ang injector tsaka yung copper washer at yung kanyang banjo bolt. Ayan, 6, number 5, number 4, number 3, number 2, ayan, number 1. So nakapix na yan. Dagdako naman tayo guys sa fuel pump. Ayan nga, tulad nga po na sinabi ko, yung kanyang position pag nag-install tayo ng fuel pump, dapat na ganyan yung towel niya dito. Yan yung towel niya dito. Tapos yung camshaft gear, yung kanyang dot, yan dapat nakalitaw yan sa area na ito. Tapos itong cylinder number 1 dapat naka top dead center. Ayan. Ito po guys ang kanyang fuel pump na bagong calibrated. Ayan, may mga marking na po yan. Ibig sabihin huwag na natin galawin kasi under warranty yan. Ayan ang kanyang fuel pump. Stanadine po guys ang kanyang pangalan ng kanyang fuel pump. Ayan, Stanadine. Ayan, Stanadine. Tapos naka-ready na yan guys ang kanyang dowel, naka-position na rin yan sa 1. Ayan, naka-lock na rin yan. Atin guys, installation na tayo. Salpak na natin. Hello guys, nasalpak na natin yung bagong calibrated na fuel pump. Ayan, na-fix na natin. Ayan, nakita nito guys, itong lock nya rito. Ito yung lock ng shop nya na hindi dapat iikot pagka nag-insert ka ng fuel pump. So ngayon, naka-back out na siya. Naka-type na rin siya, pero naka-back out yan. Kumbaga, naka-free na yung shop na iikot. Ayan, naka-fix na rin yung bolt natin. Tatlo yung ano nyan, yung nut. Tatlo yung nut nya, yung sa likod. Ito yung sa likod. Ito yung sa ilalim. Tapos ito. Tapos naka-0-0 na rin siya. So maganda na yung timing nya. Tapos yung nut na lang dito guys ang kulang dito sa shop nya. Ikita na rin natin yan pagka nakasa natin. Tapos ibabalik na rin natin ang valve cover dito. Ito yung valve cover nya, kasi tapos na tayo sa timing. So magkakapit na rin tayo maya maya ng mga fuel lines nya. Hanginan muna natin yung fuel lines nya, tapos para matanggal yung mga para sa loob. At okay na siya. At ready for start na. Hi guys, nakapit na natin yung ating project, ang injector saka yung fuel pump na bagong calibrated. So ito na sila, ready na siya, ready na. Ayan na po,
yung mga fuel lines, yung kanina yung lock dito, naka ano na siya, naka back out, hindi na siya naka-engage dun sa shop ng fuel pump. Ayan, huwag po kalimutan yan guys, pag nakakabit po kayo ng fuel pump, kanyang fuel lines nakakabit na rin. Ayan, tapos na rin si injector, nakakabit na rin yung kanyang crossover. Ayan, so mamaya ito guys, ilulugtis na ito ng kasama natin. At grabe guys, napakainit ngayon, nasa 46 degrees po ang ngayon dito ngayon sa aking kinalalagyan. Kaya nasanay na rin tayo guys sa ganyang kainit. Nung tayo pa na Saudi Arabia, mas mainit pa dyan, plus humid pa. So pagka nandito sa Dubai, kayang-kaya lang yan, parang inaman nila. Pero huwag kalimutan guys, uminom ng tubig, kasi madidehydrate kayo pagka wala kayong ininom na tubig. Panlaban natin yan sa init. Ayan guys, sige. At pagka ilulutis na ito guys, kukuha na natin ng ano, ng feedback kung okay na siya, kung nag-take na ba siya ng load o hindi, o ganun pa rin. Malalaman rin guys mamaya, at least tapos na natin ang ating project. So lilipat na tayo mamaya sa afterlands. Afterlands guys, lilipat tayo mamaya doon sa ating malaking makinang ginagawa. Thank you guys sa inyong panonood. Maraming salamat. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.